Naniniwala ang Philippine Women's Softball Team na abot kamay na ang una nilang medalya sa Asian Games ngayong taon. Kung bakit, yan ang inalam ni Kay Asuncion. Salamat sa World Cup stage experience at mas confident at handa na ngayon ang RP Blue Girls na lalaro sa 19 Hangzhou Asian Games. Sa kanilang 4th place finish sa kanilang Group C bracket, nahasa ang National Women's Softball Team kalaban ng higher ranked squad kung saan iba rito ay mga Olympian pa gaya ng Japan, Canada at Italy. Natalo ng isang beses na ngayon World No. 21 Philippines ang World No. 8 Italy, bagay na kanilang maipagmamalaki at bibit-biting pride sa pagsalang sa Asia. Mataas ang ating moral high spirits yung mga bata and yung experience talaga namin talaga. Siyempre, sabi nga, this is one of the best World Cup na nag-participate ang Blue Girls. So, most likely talagang inspired. We're all inspired talaga para dito sa incoming namin na Asian Games na mas paputihan pa namin and lahat nung natutunan namin sa World Cup kasi malalakas talaga ang kalaban sa World Cup. Sa limang beses na pagsalang ng RP Blue Girls sa Asian Games, dalawang beses na silang tumapos sa ika-apat na pwesto at madalas humaharang sa kanilang podium dreams ang Chinese Taipei. Mula 1990 hanggang 2018, mayroon ng 4 na silver at 3 bronze ang Taiwanese squad sa Continental Meet. Sa kabila nito, tiwala si National Team Coach Ana Santiago na mas kaya na nilang tapatan ang mga ito ngayon. All is possible naman, no? It depends naman sa ilalaro din ng mga bata and yung preparations din na gagawin namin kasi we know Chinese Taipei, they're trouble talaga sa lahat ng place sa world. Just to have a training camp, a series of games, yun ang advantage kasi ng Chinese type sa amin. Bago makalaro sa Asian Games, target ng Blue Girls na magkaroon ng kahit 2 linggong training camp sa Japan. Kay Asuncion, TTV Sports.